Hello Wilder fans, welcome back again to our channel, Wild Rift Pro Highlights. This channel is passionate to bring you the latest highlights of every Wild Rift tournament. Subscribe and be the first. And don't forget to smash that like button to help our Wild Rift friends to discover our channel. And if you wish to watch Wild Rift tournament highlights in the future, then this channel is right for you. Good luck and have fun. Okay mga kaibigan, welcome back again sa ating Wild Rift Channel Highlights mga kaibigan. Pasensya na, matagal tayong hindi nakapag-upload ng video kasi napaka sobrang busy natin mga kaibigan. Nakaraang Christmas at saka New Year. But don't worry, kasi balik na naman tayo mga kaibigan. This time ang naglalaban dito, Blacklist versus CES Fighting 4 Semifinals Upper Bracket mga kaibigan. Pangalawang laban na to, mag-upload ako ng highlights din nung Naos versus Katie Rooster, Katie RY. So, pero yun, since napakatindi yung laban na yun, gawin natin part 1 at saka part 2. Okay, so, ang nangyari dito, by the way, game 2 na to mga kaibigan, hindi ko po na-record yung game 1. Pero dito sa game 2, kakaiba yung kinakita ng CES at saka yung Blacklist. For sure, 100% na pag-arala ng CES ang galawa ng Blacklist dito. Kaya nakakasabay sila sa Blacklist kung ano yung galawa. Especially, yung galawa ni Justy talaga, yung jungler, yung pinag-arala nila. Kaya minsan lang talaga yung CES nagagagangbang ni Justy. Tingnan nyo naman yung game 2. Itong gamit ni Justy dito, napakatindi mga kaibigan. Tingin ko, ano talaga to, magiging madugo talaga ang laban sa dito sa game 2 versus ng CES. Uy, pumasok dito ang Corki mga kaibigan. Si Aaron, niplank niya sa likuran. Hinati ni Aaron dito ang lakas ng ano ng CS. Dalawa yung humabol kay Aaron habang pinatay nila yung objective. Sacrificial lamb ang nangyari doon kay Aaron. Pero tingnan natin kung makapitalize ba nila to ng matindi. Okay, so kung makuha nila to, napaka malaking spike ng lead nila dito sa gold. I think ito yung magandang gawin ng Blacklist. Kailangan nilang i-focus na ibatak nila ba ulit si Carl. Kasi si Carl, dito si Carl, tingnan nyo naman yan si Carl. Potential talaga yan si Carl, napakagaling yan. Nung una pa yung nasa Amihan Esports pa sila. Pero ang problema ngayon sa galawan ni Carl, napaka-init niya. Sobrang lock. BMM. Pinigilan siya ni Akin, no? Nice one. Napakainit ni Carl. Napaka-aggressive niya. So, minsan, lah, patay. Justice pun. Sabay pasok si Aaron. Gatinggan. Sabay flash. Bam. Makakatakas mas na. Napaka-aggressive ni Carl. So, kailangan niya ng konting wise at saka yung mga decision making niya talaga as Baron laner. Kailangan ma-improve. Kasi minsan, kung na-observe ninyo, kung lagi kayong nakasubaybay sa Blacklist si Carl, kung konting napupoke siya, konting nabubuli siya sa lane, lumiliit yung pasensya niya. Kaya doon siya laging namamatay. Ito si Justice, Aeros, si Drow, si Demon Cat, ito, masyadong ano na talaga, batak na, tsaka well-disciplined na talaga to sila na mga players. Kailangan nila laging isali si Carl sa kanilang laban. Lagi para mabatak siya, para magiging solid yung top 5 nila. Okay? Yes mo, okay. Tactical sweep, hindi tumama habang kinikuha nila yung objective. Dalawang objective na ito ha. By the way, mga kaibigan, nagsisimula na 12 minutes na pala to. Tactical sweep, okay. Oh, Hextech Ultimatum dito sa ipis. Patay si Y1. Ay, naka-flash pa. Nakatakas. Buti na lang, nakatakas. Top shot, patay. Kita sila.
Pag makuha ng blacklist ito, mahirap na makabawi yung CS. Magiging 1-1 ito. Easy money na naman. Okay, wala na. Mahirapan na sila dito mga kaibigan. Ang strength kasi ng blacklist dito mga kaibigan, once makuha nila early yung power spike nila, expected talaga, bugbugin talaga nila yung kalaban nila. Especially pag si Aeron at si Justy, makuha nila yung power spike nila early. Kahit dalawang item lang na yung core item nila. Ako po, wala, hero entrance dito mga kaibigan sa gilid, tinuhog ni Demon Kite ang isang malaking buaya dito sa baba. Habang sa mid, Aquino, magiging tapa ngayon, sige. Napre-pressure na, wala. Stasis Enchant. Uy, hindi tumama yung missile. Sabay flash, Gatling Gun. Patay ka ngayon, Kai. Okay, wala. Mahirap bigyan ng konting opportunity yung blacklist. Masyadong konti lang yung ano nila. Konti lang yung mga misplay nila. Yun, nagsacrificial lang na lang si ano, Demon Kite para matapos na yung ano, paghabol ng ano, Vietnam CS dito. Wala, hindi nila nakita. Naku po, yung baka pa. Ito, kailangan ng CS to. Kailangan ng CS to makuha para sa konting defense nila. Kasi dalawa na yung ano eh. Dalawa na para ma-break even yung fire. Sino nakakuha? Nice, nakuha naman ng CS. Zero entrance. Pero anong kapalit mga kaibigan? Unang na namatay na dito ang E-Pacing. Isasama mo na si Genso. Naku! 1-on-1 dito kay Justice at kay Jess. Patay na. Justice Punch. Winds of War. Ay, hindi tumama yung turn. Pero wala na. Tapos na. Game 2 mga kaibigan. At nakuha na nga ng Team Pinas. Napakagandang laban. Iba, hindi nakatulad nung una yung laban sa Wild Rift mga kaibigan na parang one-sided. Ngayon, take note ha, malakas etong blacklist pero nakakasabay yung CS. Ibig sabihin, pinaghandaan talaga ng CS to yung laban nila sa blacklist mga kaibigan. Pero alam naman natin, pinaghandaan din ng blacklist ito. Napakalaking price talaga pag sila yung magiging, kung sino man ang mag-top dito o maging champion, napakalaki yung prize. At saka, opportunity pa nila na makapunta doon sa main stage ng Wild Rift. Game 3 tayo, tingnan natin. Ala, napasok dito si ano, Justy. Nako. Sige. Nako, nandiyan ang dalawang rekta. Ay, hindi sila umalis. Ito yung malaking pagkakamali nila. Nag-greedy sila dito sa objective. Hindi nila nakita. Tatlo ang na-plank sila dito. Naipit sila. Ala, buhay pa siya. Nako, nandito si Demon Kite. For the kill mga kaibigan. Pag maka-double kill ang blacklist dito, delikado. Delikado talaga si Demon Kite na pre-hit sa likuran. Patay. Nag-grade pa kasi yung CS doon sa isang objective. Hindi na nakita na si Demon Kite papunta na. Easy to. Naku, patay na naman sila sa package. Pero patay din siya. Patay din si Demon Kite dun. Ah, by the way mga kaibigan, kung gusto nyo mapanood yung full gameplay nito, i-recommend ko talaga na panoorin nyo. Kung gusto nyo talaga, napakaganda yung pag-shoutcast niya na dito. Tulus yung kasama niya. Napakaganda. Pero masyado lang talagang ano, mataas.
mataas yung laban na to. Iba na talaga maglaro yung ano. Iba na talaga dito sa ano, Southeast Asia. Tayo talaga naghahari, mga kaibigan. Either dalawa lang yan, Blacklist at saka Namus. Uy, naku po, masyado mong minamaliit ang lakas ng friendship ng tatlo. BMM, Tactical Sweep, nandito sa Aquino. Gusto niyang Hextech Ultimatum dito ka, Justy. Bang! Ah, hindi! Walang takot! Ala, si Justy! Kinakatay ni Gensa! Patay na siya! Bakit? Kasi doon dumaan yung Vietnam. Nag-turn around na lang sana siya. Sinipa at kinuha na nga dito. Patay. Patay si Aaron din. Ganda ng pagpasok ng ano doon. Magaling si Y1. Gumamit ng ano? Ng blind monk. Tingnan nyo dito sa game 3. Lamang yung CS dito. Sa gold dito. 6K. 6.8K, mga kaibigan. Lamang yung CS. Yung Aatrox talaga. Nako, nahuli na naman dito sa Baexos. Ultimate. Oy, isa lang ang tamaan. Patay pa rin dito si Chastity. Malaking bagay yun. Malaking bagay talaga yun. Pag mamatay si Chastity. Pwede silang mag-objective dito. Walang smite. Or ano dito. Sure talaga na makuha nila yung objective. Walang steal mangyayari dito. Hindi kaya ng ano dito, Blacklist, na mapigilan ang pagbaron. La, malag yung Blacklist. Hindi, mahirap. 5 versus 4. Ah, okay. So, ang ginawa ng Blacklist dito, nitry nila na ma-reset yung baron. Kahit konti lang. Pero malaki yung ano, malaking... Wala pa rin, kuha pa rin, no? Malaking ano yun? Malaking bagay para sa ES yun. Kill burst plus baron. Dito na naman tayo para sa Team Pinas. Kailangan na naman natin ng magic beans. Usually pag ganito, 14 minutes. Kaya lang tapusin, may baron ba? So, kailangan lang konting, ano, konting... Okay, wala. Konting opportunity lang talaga na makapasok sila. Pero, parang, nahihirapan sila. Okay, open ang mid. So, parang, basagin lang ng CS to. Kasi, maubos na yung baron buff nila. So, dalawa lang yung nabasag, tapos reset. Kailangan nilang kumuha ng isa pang baron. Hindi nila pwedeng i-pressure or i-push ito. Kailangan nila ng baron. Since lamang sila ng 9K, kailangan nilang hindi nilang ito madaliin. Pero this time, minadali talaga nila. Yun, explosive cast. Kailangan talaga nila ng baron dito. Pinilit nila. Pinilit talaga nila. Pero okay, sinubukan talaga nila ang lakas ng Blacklist dito. Okay, sino patay? Patay ni Carl yung support. Si Carl mabubuhay. Okay. Habang si Drew paparating at si Demon Kite na pre-hit. Naku po, ito yung sabi ko. Kailangan talaga nila ng baron. Naku, si Y1. Malaking
ito yung pinakamalaking pagkakamali ng CS. Pinilit nila, kailangan nila. Nako, kaka-respond lang ng Baron. Sana hihintay nila yung, since lamang sila, sinecure sana nila. Pressure lang sana nila both sides. Basag naman yung Tori sa left at saka sa middle. So, kailangan lang nila konting i-push yun. Pagkatapos, punta agad sila sa Baron. Kung papalag man yung Black Mage, at least, wala na. Yun ang malaking pagkakamali ng CS dito. Binigyan nila ng konting opening window yung Black Mage na para manalo sa game 3. Lamang na lamang. Sa Hextech Ultimatum dito kay Drew, buhay pa kaya siya? Buhay pa nga mga kaibigan. Pero habang si Demon Kite nandito na naman sa likuran, si Carl nag-ultimate sa kanya. Gumamit ng ultimate. Si Demon Kite na pre-hit na naman. Okay, umalis lang siya. Si Carl tinitira habang dito sa mid. Hindi tumama yung ultimate niya. Injustice. Kung sino makakuha ng dito, Elder Dragon ang mananalo sa laro. Objective wise talaga to. Nako. Ganda ng stage enchant dun. Wala. Buhay pa si Dro. Justy in the house, mga kaibigan. Gumagalaw si Justy. Patay kayo ngayon. Patay yung Black, ang CS dito. Nakuha yung bar. Wala na, tapos na. Malaking, wala na. Wala, tumama pang yung ultimate. Pinatay si Aquino pag patay. Walang magagawa dito yung Aatrox at saka yung Camille. Wala na ito mga kaibigan, explosive plus sabay ultimate dito kay Yasuo. Ganda ng ultimate pero para makunat pero wala na, hindi na niya kaya itong defensan. Oh si Carl, sige Carl, focus lang sa objective, focus lang sa goal. Ganda ng laban, nice. 1-3. I mean 1-2. Okay, game 4 tayo. Base of 7 pala tayo mga kaibigan. Grabe. Okay, this time. Nako. Ibinigay kay Justy ang kanyang pinaka-favorite na. Grabe naman yun. Pinakitaan agad tayo ng Listen. Pa-replay nga. Okay, bug. Sonic Wave. At yun, Enkill Breaker. Crossover. Galing talaga ni Justy mga kaibigan. Galing talaga. Golden talaga yan. Para sa Blacklist. By the way, mga nanalo dito mga kaibigan, ang kanila mga kalaban, yung mananalo sa first na laban na Naos versus Katie. Ang isa lang talaga, isa yung pinaka magiging hadlang dito sa Team Pinas, ang Katie lang talaga. Itong CS, of course, malakas talaga sila. Pero sometimes, marami silang mga misplay. At pag mag-miss play, stick ultimato mga kaibigan. At patay nga dito si Aatrox. Pinatay ng kurinte. Pagkaroon sila, pag makita ng Blacklist yung nila, yung misplay. Nako,
tingnan nyo naman, deep charge dito kay BMM, patay katay, tumama pang Sony Queen. Just in the house mga kaibigan. Nagsisimula na tayo. In 8 minutes, malaki na yung agwat natin. Pagdating ng 10 minutes dito, meron ng mag-start na yung power spike ng kung sino ang lead. Pag yun, makuha nila at least semi-power spike, mahihirapan na talaga yung kuponan dito kung sino yung ano ang naiiwan. But this time sa game 4, 6,900 yung lamang ng blacklist. At malapit ng spin for the win, patay si Gainza, grabe naman to. Ito yung Justin na alam ko. Yung listen niya, napaka hindi. Okay? Okay, naku, maiipit sila dito. May deep charge. Maiipit. Sinipa, oh, walang timaan. Sinipa lang sa isa. Patay si Justin. Tapos Aatrox, UI1, agaw buhay na rin. Okay, patay siya. Habang, kayang-kaya yung habulin ni Demon Guide. Yan, kayang-kaya yan. Kayang-kaya yan. Patay siya dito sa print. Eh, boy. Ako, parang tapos na. 11 minutes, pero hindi pa to. Kailangan lang nila. Ginagamit pa dito yung isa sa pinakamalakas na champion ni Aeon. Okay. Ito yung dapat. Ito yung kailangan talagang ginawa ng si sa game 3. Nang open sila, laban sila dito sa Baron, kung papalag yung CS, ipapunish nila. Tapos, pag mapunish, wala na. Tapos, tapos na agad nila ang laban. Yung nangyari, pinilit nila dito. Pinilit talaga nila dito. Tapos, dyan pa sila pumalag sa base. Ang magiging disadvantage yan, pag konting yung life ng nasa base yung kalaban, punta lang siya, regen, tapos balik, di ba? Well, wait na. Kitang-kita na. Si Manny na naman tayo, mga kaibigan. Pag manalo sila dito, yung blacklist, bale, dalawang, isang laban na lang yung kailangan nila para napanalo nila. Para sila na yung magiging qualified sa China, yung makakapunta sa China. Tingnan nga natin. Pag manalo sila dito, pasok sila sa upper bracket final. Deserving rin naman. Uy, lah. Pixo sabay flash. Okay, baby. Hindi na yun hinabot. Pinagamit pa ulit kay Justy yung ano. Gustong i-challenge ng ano. Ng CS yung decent. Okay, patay. Aquino. Dito na si Decent. Safeguard. Sonic Wave. Tumama. Patay kang bata ka. Bigay mo na, bigay. Nice. Binigay kay Justy. Sakit na lang Kaisa. Sakit na lang Kaisa ni Aeron dito. Meta talaga yung dalawang EDC. Nick Wave. Papasokin kaya? Hindi. Objective lang to. Objective lang to. Blah. Binaligtan.
explosive class, okay? Na pumasok, ito talaga yung pinakamatinding attitude ni Ron. Wala talagang takot. Konting opportunity. Girlcraft talaga niya. Grabe na yun. Pumasok sa likuran, hinahabol siya ni Y1. hindi siya pinigilan. Wala na kasi siyang ano, utility. So, kayang-kaya niya abulin. First time ko nakita dito si ano, mundo. Ginamit nila. Quick wave, okay. Tumama. Dragon Rage, wala. Pinatay dito ang support. Patay ang support. Ganda ng ano, update ng Gragas. Slice and dice. Sarap ng pagkapasok dito sa Lee Sin, mga kaibigan. Maganda rin talaga i-counter yung ano, yung Crocodile sa kay Lee Sin kasi may ano yan, slice and dice. Ruthless Predator. Pipigilan niya pupasok. Pero parang naipit dito, masyadong matagal yung ano. Gusto kasi kumalag pa yung ano, yung CS habang malayo pa dito ang ano. 40. Kailan dapat nag-back na lang sa lang. Gatting gun, okay. Re-hit lang. Gatting gun. Lala, gusto lang pasokin ni Drog. Nandito na si Dusty. Kuha na itong objective. Nahirapan na. Isa sa mga ano din, kahit magaling kayo, pero yung sa situation, for example, dito, yung blacklist, kampante maglaro kasi kahit matalo sila ngayon, meron pa silang mga tatlong laban. Yung CS na under na talaga sila sa pressure. Kasi isang laban na lang, matatalo na sila. So, mix na talaga, nagmekas-mekas na yung feelings na pressure, yung momentum, hindi na sa kanila yung momentum, nasa blacklist. Since, importante talaga yung momentum, mga kaibigan. Blacklist, nasa momentum na sila. Gumaganda yung performance kapag nasa momentum yung isang team. Promise. Tingnan nyo naman dito. Wala lang takot dito ngayon. Ang blacklist, okay, let's be dito, pumasok dito, pero nandito si Carl, nagstay si Enchant, wala na, mabuti na lang, nakapag-flash pa sila. Munti ka niyang napatay si ano, ha, Demon Kite. Lagi dito, ano, Crocodile, akala ko gagawin na siya, ala, Carl, masyadong na, umalis siya, pero nandito si ano, si Drew. Iniiwan sa kalan siya, akala niya. Uy, agabuhay na rin dito, buhay pa talaga dito si Carl. Magaling din gumamit talaga si Kai. Uy! Patay si Gensa! Naku! Aeron in the house. Ang napakaganda talaga dito sa blacklist. Lahat sila magaling. Hindi yung katulad ng ibang team na dependent lang talaga sila sa isa or sa dalawang team na mag-i-scale sa late game. Sila lahat. Pwedeng mag-scale si Aeron. Pwede rin si Justy. Pwede rin si Demon Kai. Si Drew, pwede rin. So, bale, lahat sila pwedeng mag-scale in early game. Ito yung maganda sa blacklist. Kaya, once na makalaban ng blacklist ang Katie, sa blacklist talaga ako, malaking chance na manalo ang blacklist. Kasi, yung team fight or yung gameplay ng Katie, counter-attack sila. Steady lang sila sa early, counter sila pagkatapos sa late game pag makuha nilang first spike. Yung blacklist, mga kaibigan, once na makuha nila yung power spike early, capitalize talaga yan. So, in the future, kung maglaban man yung blacklist versus Kitty, listan nyo na. Blacklist yan. Congratulations para sa blacklist. Nice one. Sila yung magpro-proceed sa upper bracket finals.